Okay, so ito ho ay yung video na sinasabi natin na posible na itong kasama po ay si Jobeline. So kasama po natin yung isa sa mga pasahero rin po. Isang babae ang lumantad matapos umano kasakay nito si Jobeline Galieno noong gabi. Siya ang pinaparatangan na mismong nakasakay niya talaga dahil kitang-kita siya sa akto sa mismong CCTV. Kaya alamin sa kanya ang kanyang sagot kung ano nga ba ang magiging sagot niya na habang kasabay niya si Jobeline Galieno sa mismong sinasakyan. Panoorin natin at pakinggang mabuti. Na bumaba dito sa may area ng Tagborosa. Ma'am, punin lang po namin ang paliwanag po ninyo or from the start muna, saan po kayo sumakay? Sumasakay po ako talaga Kalimitan sa harap ng UNITAP dahil doon lang rin po maraming taga Santa Lourdes or Tagboros po. Mm-mm. Tapos, anong oras kayo sumakay nung oras na yun? Mga 6:50 na siguro po kasi 6:30 rin po yung out ko sa SM. Mm-hmm. Bali, naglalakad pa po ako simula SM hanggang UNITAP. Mm-hmm. Tapos nag-aabang na rin po ako doon. Mm, okay. Nung time na yun, ma'am, punuan ba yung kwan? Multicam na sinasakyan nyo? Opo, pag umaalis po ng paradaan doon sa UNITAP. Mm-hmm. Bago po yun sila umaalis, punuan na po. Punuan na. Pero natanda mo ba na mayroong parang huminto doon po sa Robinson's? Hindi ko na rin po medyo matandaan yun, sir. Okay. Pero minsan bumababa, pumipick up sila sa Robinson kapag may bakante yung ano, yung upuan. Okay. Pero hindi mo na maalala kung huminto ba doon o dumiretso opo, na lang? Opo. Hindi ko na po matandaan. Medyo matagal na rin po kasi yun, sir. Okay. Sige po. Ngayon, ma'am, dito po sa CCTV na kuha mula sa barangay, may kita dito na parang dito ho ay apat, pang lima ho kayo na kayo po yung bumaba. Opo. Naalala niyo po ba ito? Opo. Na ito yung pagbaba, kayo po yan? Opo, ako po. Okay. Pero naaalala mo ba na parang may nakakulay yellow-orange na babae? Kasi kung titignan natin parang ikaw, di ba yung sa side, yung sa dulo, sa gilid? Opo. Okay. Naaalala mo ba na parang merong babae, lalaki, or ano man sa harapan mo? Wala, hindi sir, kasi hindi ko rin naman, hindi ko rin po naman kasi medyo tinatandaan yung mga kasama ko sa pasahero. Mm-hmm. So, bali, nakatutok lang po kasi ako sa cellphone tapos nag-aabang po kung sino magsusundo sa akin sa kanto. Mm-hmm. So that time nagsiselfon-selfon ka lang? Opo, nagsiselfon lang po. Okay, so wala kang maalala na merong may nakaharap ka na naka-yellow-orange na babae? Wala po. Tsaka, kalmado kasi yun, sir. Tsaka wala rin namang kahinahinala. Maliwanag ang kanyang pagkakasabi na hindi umano niya natatandaan si Jobeline dahil kilala umano niya sa pagmumukha itong si Jocelyn. Kaya nga naman maraming mga kanetizen ang nagsalita na baka tinakot ito o di kay takot lamang ito. At kahit lumabas siya ay wala naman din umanong may nakuhang impormasyon sa kanya. So walang parang may pumipiglas? Opo, wala naman po. May naaalala ka ba, ma'am, na posible kung ilan kayo nasakay? Siguro po mga parang apat lang ata. Apat? Parang ganun. Apat? Okay. Biyahing Santa Lourdes po yun? Opo, Santa Lourdes po. Okay. Sa apat na yun, meron ka bang maalala na ilan ang babae, ilan ang lalaki? Hindi ko na rin, sir, matandaan kasi matagal-tagal na rin po, sir. Okay. So, kung kahit sa mukha, hindi mo rin mahawa, ano? Wala po, kasi lahat po kami naka-face mask. Ah, okay. Opo. Lahat ng pasahero, no? Opo, naka-face mask po. Okay. Uulitin ko lang, mama. Wala kang naalala na parang may naka-yellow-orange? Opo, wala po. Wala talaga. Okay. Pero ulitin ko, yung sa binabanggit mo, nung time na sumakay ka, wala kang nakikita parang may pumipiglas na kung dinidikitan ng isang tao? Wala rin po. Parang simpleng pasahero lang din po gaya na tuwing gabi-gabi ako umuwi. Mm-mm. Ganun lang po. Pero ikaw, hindi mo manaalala na posibleng baka isa sa mga kasabay mo nung sumakay sa multicab ay si, possible si Job? Hindi po talaga, sir. Kasi kung maaalala ko siya, kasi kilala ko rin po yung, balik nakikilala ko yung mukha ni Jocelyn, di pa po magkawig din sila? Ah, opo, opo. Opo. Ah, kilala mo si Jocelyn? Opo, opo. Kilala ko po sa mukha. Pero hindi ko po talaga natatandaan yung mukha niya na yun, sir. Yung
kung kami man po yung magkatabi. Mm-mm-mm. Pero si Jobelyn, hindi mo siya kilala personal? Opo. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay, so gaya nung kwento nung multi-cab driver, halos hindi niya rin maalala. Kaya hindi niya rin maalala. Okay. Pero kung nangyari po yun kinabukasan, palagay mo, ma'am. Halimbawa, kagabi, tapos na possible na identify agad yung multi-cab, maalala mo kayo yun? Opo, kasi na narinig na namin yun yung ano na yun eh. Hmm. Yung issue na yun. Hmm. Pero hindi ko talaga maisip, sir, kung siya talaga yun yung ano ko. Parang wala rin po akong ano rin na kung nakasama ko siya sa multi-cab, wala. Kasi hindi po talaga ako tumitingin ng asin mukha sa mga katabi ko po. Hmm. Okay, sabagay, parang nakakaiba lang din. Opo, na. Tignan mo sa mukha. Titigan mo po lahat ng kasama mo sa ano multi-cab. Okay, pero nung nabalitaan, ma'am, na yung... kasi di ba ang unang issue ay sedan or kotse. Opo. Ngayon, naging multi-cab. Hindi pa nagpasok sa isip mo na parang, uy, baka nakasabay ko siya nung umuwi. Hindi po, sir. Hindi ko rin po naisip, sir. Hmm. Kaya medyo matagal na rin po yun yung August 5 na yun. Hmm. Kaya hindi ko na rin talaga matandaan kung sino yung mga nakasabay ko sa ano multi-cab. Hmm. Sabagay. Tsaka araw-araw ka rin nag-multi-cab, di ba? Opo. Araw-araw po. Sa araw-araw na yan, hindi mo naman maalala. O may naalala ka bang pasahero? Hindi na po, sir. Maliban kung kakilala mo siguro? Opo, kung kakilala po. Okay. Sige. So, yun lang, ma'am. So, wala talaga kayo maalala kahit yung damit lang? Opo. Hindi ko rin po kasi talaga kilala si Ate Job, si Ate Jobelyn. Kaya hindi ko talaga siya tinititigan. Kasi kung kakilala ko po yun, papansinin ko siya. Okay. That time, wala kang kasamang kakilala? Wala po. Pero ano, ma'am, yung sa posisyon yun, sa may... Naalala mo ba na parang merong sa gilid mo, sa harap mo na merong magkatabi, tapos sa side meron doon sa dulo? Opo, meron po. Naalala mo na gano'n? Meron po. Okay, yun nga lang, yung description nila, hindi mo maano? Hindi po. Mas simpleng pasahero lang po. Pero narinig mo ba parang may nagkwentuhan? Wala rin po eh. Mm-hmm. Busy po kasi ako sa cellphone, sir. Okay. Sige. Sige lang, ma'am. Thank you, ha? Sige po. Okay. Marami ngayon ang haka-haka at talagang nagsasabing mukhang binayaran ito at magkakontsaba sila ng driver. Kitang-kita nga ni Pastora itong si Jovely na nakasakay mismo sa Toyota Innova na kulay chocolate brown at nasa frontseat pa ito. Kaya paano naman nagampanan ng mismong babaeng ito ang kanyang pagsasalita na hindi niya nakita si Jovelyn Galieno, samantalang kitang-kita siya sa CCTV kung paano siya bumaba at may nakakulay dilaw na nakaupo mismo sa harapan niya. Kaya naman, ngayon ay pinagbibigyan siya ng pansin ng mga PNP. Hindi din umano minsan siya na maaaring pagsumbatan dahil nga huli na rin mismo ang pag-report ng mga pulisya ng Palawan. Kaya panatilihing nakasubscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating future trending videos na ina-upload kada araw. Maraming salamat, mga kanetizen!